برادر جان پہلے Okay, sino to te? تمہارے دیپک Okay, mare ate mare big, go ahead. برادر تو تاتوں فل آپ کو یوں about sa parang pasa siya ka sa group. Ano yun, te? Kasi yun sa palaspas ko. Teka, teka, mukhang. No. Sige, te, go ahead, te. Opo. Kasi po, di ba, parang, may narinig po ako na yung palaspas is pwedeng ano, sunugin lang tapos ihalo sa Biyernes Santo na oil. Eh, tama bang gawin yun? Sunugin, tapos? Yung paraspas, tapos ihalo sa ating Biyernes Santo na oil. Tapos, gagamitin sa pagpapagaling ng sakit. Pwede na, po ba yun? Pwede na, naiintindihan mo yung padre? Pwede, naiintindihan mo yung tanong niya? Ano dyan daw? Paputol-putol yung... Ayun. Naiintindihan mo yung ano niya, padre? Ang kanyang sinabi? Putol yung... Putol? Hello? Hindi malinaw. Mahina ba yung internet ko? Bukas naman dito. Mukhang ano nga, putol-putol nga. Malin dyan, bro. Ako siguro. Ako siguro. Okay. Ito ba dyan, do? Dita na lang ginagamit ko. Okay, okay. Wait lang. Malinaw na ako? Oh, narinig ka na, Dre. Nag-data na lang ako ba? Ayun na yung wifi ko dito. Ate... Ano yung tanong niya? Ate Marive, hindi ko gaano malinawan yung tanong mo te dahil putol-putol din ang ano mo te, ang signal mo te. Pwede pakiulit yung tanong? Kasi po ano yung narinig ko lang po yung palaspas daw po. Yung palaspas. Pwedeng po, pwede daw pong sunugin tapos yung Biyernes Santo na naluto, yung naluto na oil sa Biyernes Santo ihalo doon at pwede magpagaling sa mga sakit. Eh, pwede po ko, ano pwede po ba talaga yun? Okay. Pare Darwin, intindihan mo tanong, Pare Darwin? Yes, yes. Patungkol yan sa ano, sa palaspas, yung lukay bro, no? Oh, palaspas, susunugin daw. Santo, susunugin at ihalo sa mga oil at upang makapagamot. So it is an occult, kapatid. It is not practiced by the church. So gagaling lang tayo kapag nag-receive tayo ng sacrament. Confession, anointing of the sick, and then the body of Christ. So yun po ay sacrament of healing. A confession, anointing of the sick, and then the body of Christ is the source of healing. So kung nakafocus lang ka doon sa mga haka-haka, hindi po yung turo ng simbahan. Na ihalo mo lang sa oil without the blessing of the priest. So, yan po ay mali. Meron mga grupo ngayon na meron silang devotion, mga kapatid. At yung nagbibinta ng mga kandila, sila din ang magbigay ng mag-sprinkle ng holy water sa mga binibili nilang sacramentos. Hindi po yun wasto. Only the priest can bless. No? At maging sacramentals yung mga religious items. Bakit naging sacramentals yan? It is blessed by the priest. So kahit sacramentals yan, religious item yan, at then hindi ni-bless ng pari, maging amulets yan. Totoo naman na may gagaling. Basahin natin ang Matthew chapter 7 verse 21. Dito ang nakasulat, Brother Jando. Basahin natin. Pakibasa mo na ba ni Romel? Maingay dito. Brother Romel? Si ano pala? Wait lang ha. Brother Romel? Yes, bro. Pagibasa mo na yung talata 7:24 ng Mateo? Mateo 1, bro. Okay, Mateo 7:21.
Okay, ito yung ating mababasa sa Biblia. Hindi ang lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, sa 22, patuloy mo, bro. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng minsahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, kita ninyo mga kapatid, sa talatang ito, meron bang mga healer din ginagamit ang pangalan ni Kristo? Bakit ba hindi recognize ni Kristo ito? Hindi inaangkin ni Kristo ang mga taong ito? Dahil kung ating unawain yung ministry of healing ni Kristo, bago siya, mayroong mga paralitiko, mayroong mga bulag nalapit sa kanya, mga lepers, mga sanglahon nalapit sa kanya. Anong sasabihin ni Kristo? Pinatawad na yung mga kasalanan ninyo. So, connected siya sa Sacrament of Confession. So, yung healing without confession or healing without forgiveness of sins, kulang po yun. So, yung abo, galing sa palaspas ba yun, Brother Jando? Palaspas na sinunog at binagay sa ano, gumagaling ka, saan mo nakuha yung kapatawaran ng kasalanan? Nagamot ka sa occult na practices na yan. Pero hindi ka napatawad sa iyong kasalanan. So, sa simbahan, sa Iglesia Katolika, kung magbabatay tayo sa official na turo, ay merong pinagaling si Kristo at pinatawad yung mga kasalanan. Saan ba tayo makakita niyan? Diyan sa sacrament lang. So, let us promote the way of Jesus. Let us not promote our own way, the only truth and the only life. No? John chapter 14, verse 6. Brother Jando? Ano yan, Brother Darwin? John? Ah, okay na. Ah, okay.